dapat gumamit, no? Dapat gumamit sa mga athlete na katulad namin, katulad ko, na lumalaban to international competition, like IFBB competition, ganyan, no? Outside the invitational competition bodybuilding. Kung wala nang rason, huwag ka nang gumamit. Kasi pwede mo na bang palakihin ng natural yung katawan mo? Yo, what's up guys? Kumusta po kayong lahat mga ka-idol? Namiss ko po kayo at papasalamat po ako sa pagsuporta niyo sa akin mga ka-idol, sa mga tropa natin diyan, no? Na laging sumusuporta sa akin, no? So anyway guys, this is Coach D once again and welcome back to my channel. So today, meron po tayong pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ay parang debate to sa lahat ng bodybuilders, tapos sa mga lahat ng kuan gymers, no? Daming nagtatanong kung ano ba talaga, kung dapat ba talagang gumamit ng gears, enhancers, or steroids, yun po, no? So, yan po ang pag-uusapan natin mga ka-idol, no? Yun, mahalaga pong mapag-usapan to para at least yung mga iba magkaroon din ng, ano ba yun, ng knowledge at advice po, no, mga ka-idol. So, sana magustuhan nyo itong aking videos, yun. And then, ngayon lang na naman po ako gagawa nitong ganitong vlog, no? So, pag-usapan natin, no? Baka makatulong po. So, let's go! Come on. So, yun na nga mga ka-idol, umpisa na natin, no? So, umpisa tayo sa dapat. Kung dapat ba? Oo. Dapat gumamit, no? Dapat gumamit sa mga athlete na katulad namin, katulad ko, na lumalaban to international competition, like IFBB competition, ganyan, no? Outside the invitational competition bodybuilding, no? Mga ganun po, no? Mga Mr. Philippines, ganyan, sa Manila, sa mga malalaking competition po, no? Kasi, bakit? Una sa lahat, kung gusto mong ma-achieve or makamit yung goal mo sa gusto mong category na samahan sa competition, eh, kailangan mo talagang gumamit ng enhancer, no? Kasi, yung mga kalaban mo dun, yung mga makakasalamuha mo dun is di na normal. Yun. Hindi ko naman ibig sabihin na abnormal. Mga poor enhancer yan. So, paano ka mananalo? So, ang goal mo na lang ba doon, eh, sasama na lang doon. And then, para lang makasampa. Yun lang ba? So, na ipopursue yung pagkapanalo mo doon. Yung mapapanalo naman doon. So, kung hindi ka gagamit, no? Yun, ng gears. So, dapat, gumamit ka noon, no? Gagamit tayo noon ng enhancers, gears, or steroids na sinasabi nila or sinasabi namin, no? So, ngayon, bago ka gumamit nun, syempre, dapat kailangan mo ng full knowledge ng cycles at ng PCT, no? Yun. Hindi lang yung gumagamit ka, gagamit ka ng gears or enhancer, eh, hindi mo naman alam yung cycles, no? Oh, no. Or gumagamit ka, long term na pala, hindi mo alam, eh, mapapahamak ka na. So, yun yung mga dapat dating tatandaan, no, mga idol. First and foremost, sa mga baguhan, no, na mga gustong mag-try ng enhancers, no, mga idol. So, ingat po, you know, kung dapat talagang gumamit ka, basta alam mo yung gagawin mo, gaya nga na sinabi ko kanina. And then, especially, kahit na coach ka pa. Ako, coach ako sa gym. Yun. Pero,
kumukuha ako at naghahanap ako ng coach ko when it comes to competition, no? When it comes to competition at matutulungan ako na nagumamit ng gears, no? Yung may full knowledge sa gears tapos sa PCT pagkatapos ng ating cycles, no? Para mag-cleansing, ganun, yun, no? So, dapat meron kang coach kasi kahit na trainer ka or ano ka man, athlete ka na, alam mo lahat yung gagawin mo. Pero when it comes to gears, cycles, ganyan, dapat knowledgeable ka doon. Kung hindi ka knowledgeable, mapapahamak ka. Kaya yun yung kinakatakutan ng lahat. Kaya sinasabi nilang huwag nang gumamit ng gears, no? Or enhancers, yun. Pero kapag knowledgeable ka naman at alam mo naman gagawin mo, may coach ka, so why not, di ba? Kasi yun yung gusto mo, yun yung gusto natin. Yun yung paraan para manalo tayo, no? Kasi kung wala kang enhancer talagang gamit, hindi ka mananalo sa stage, no? Yun. Yun ang talagang pinaka-purpose niyan, yun, no? Yung mga nakikipag-compete po, yun. Ewan ko lang, may mga nagsasabi din. Ewan ko lang mga guys, ha? Kung may nagsasabi din na gumagamit sila para sa modeling nila, ganun. Maybe, pero siguro, kwan lang yan. Short cycle lang yan, or mga kwan lang yan. Basic cycle lang. Or maintenance lang yung ginagamit nila, no? Yun, yun ang pagkakaalam ko. Ewan ko lang. So, yun nga po mga idol. Yun yung mga dapat na gumamit kung may rason, no? Kung may rason ka sa paggamit, yun. Hindi yung gagamit ka ng walang rason, no? So, paano yung mapapaliwala lang talaga yung paggamit mo kung wala ka namang rason na or reason na kwan na para gamitin tong gears na to. So, mapapahamak ka lang tapos wala ka pang coach. Hindi ka pa knowledgeable, basta ka nalang bumili. Ganun, yung nagbenta naman sa'yo, eh, take mo yan, ganito, ganyan. Take mo to, ganito. Tapos, walang PCT, walang cleansing after ng kwan natin, ng cycle natin. So, the end of time, baka mapahamak ka, no? So much better kung meron tayong coach or nagpapa-coaching tayo, no? Sa mga knowledgeable, no? Sa mga professional, yan. Mga professional athletes, sa mga professional coach, no? Coach, generally sa mga athletes na gumagamit ng gears. At syempre, bago ka pumunta dyan sa gears na yan, bago mo subukan yan, syempre, magpa-check up ka muna. Kailangan natin ng check up dyan. General check up muna. Tapos sabihin mo sa doktor kung pwede ka bang gumamit nito, ganyan. Para at least alam mo, no? Para at least alam mo lahat, no? Para safe ka. Check up muna tayo, no? Yun. And then after ng cycle, pag nag-PCT, yun. Check up din, no? Para mas safe. Yan mga ka-idol, no? So, dako naman tayo mga ka-idol sa natural na lang ba talaga? Huwag na tayong gumamit. Para sa akin naman mga idol, advice ko lang. Sa akin lang, advice ko lang. Kung wala nang rason, huwag ka nang gumamit. Kasi pwede mo na bang palakihin ng natural yung katawan mo in a good shape, no? Yun. Kahit na gumamit ka lang ng supplements, yun. Pwede na. Kasi nutrition naman yan eh. Nagbo-boost lang yung supplements sa atin, no? Yun, tinutulungan lang tayong mag-boost nung mga kinakain natin para mas madagdagan yung mga proteins na kinakain natin naturally, no? Kasi hindi mo naman makakain yung for example 180 grams ng na kailangan ng katawan mo sa protein, hindi mo naman yun makakain sa natural, no? Baka magsuka ka naman. Yun, so pinupush natin ng konti doon sa whey protein natin, protein isolate, kahit na anong protein yan, no? Para ma-achieve natin yung or ma-consume natin yung tamang grams ng protein natin, no? Pati din sa carbohydrates at calories na kailangan ng katawan natin, no? So, yun nga, mga ka-idol, advice ko lang, wag na. Kasi kaya-kaya mo naman yan. Gawin basta, may kuwang ka lang, may tiyaga ka lang, no? Kaya-kaya mo yung pagandahin yung katawan mo, no?
kung hindi ka naman sasama sa mga competition, wag na lang, no? Kung nagmo-model ka man, wag na rin lang. Pwede mo namang mapaslim yung katawan mo in a natural way. So, wag ka na lang gumamit, no? At syempre, importante sa lahat, wag kang gagamit kung di mo alam. Kung may doubt ka sa sarili mo, ganyan, and then nagdadalawang isip ka, ganito, ganyan. Kasi mahirap, no? Mahirap magsisi sa bandang huli, no? Kasi wala naman ng rason. Bakit nga? Kung ang rason mo, gusto ko kasing magpalaki ng katawan para maganda yung katawan ko kasi summer na. Yun. So, summer na, tapos gagamit ka porkit summer na, ganun. Hindi naman pwede yun, no? Baka mapahamak nga lang. So, mapapaganda mo naman yung katawan mo kahit na malapit na yung summer. Konting pagpuporsige lang sa diet. Syempre, sa good food, ganyan. Sa clean food, ganyan. No? At syempre sa workout. Work hard po tayo. No? Yun. Yun ang dapat na maging natural na lang, no? Hindi na tayo gagamit. Kasi wala namang kwani, wala namang rason para gumamit, no? Yun. So, stay ka lang dyan, no? Kung nakikita mo man silang malalaki sila, kung enhancer sila, huwag kang maingit kung hindi mo man ma-achieve yung katawan na yun. Kasi hindi mo naman gustong magipag-compete or lumaban sa labas or lumaban ng bodybuilding. So, huwag mo na lang gawin yun. Kung gusto mo lang naman is yung mapaganda yung katawan mo, maging healthy ka, so why not go with the natural food, good foods, no? Clean foods, ganyan, no? Diet tayo, ganyan, exercise, ejercicio, everyday, ganyan, no? Para at least ma-maintain natin yung pa natin. Natin yung katawan natin, yun. Maging slim tayo or shredded tayo. Pwede naman tayo magpa-shredded naturally, no? Or pwede din tayo magpa-bulk naturally. Kung gusto mong maging lean naturally, ang dami yung mga malalaking katawan, magaganda yung katawan naturally. Pero yung sasampa ka sa isang competition, bodybuilding competition or physique competition, yun, mahirap, no? Mahirap. Mahirap kasi ibang level na yun, no? Puro na sila gamit ng gears, no? Yun. At syempre, isa pa po, sa mga natural gymers at athletes na gustong sumama ng bodybuilding, meron din pong chance, no? Kasi meron tayong level or category sa bodybuilding na natural bodybuilding competition, no? Yun, madami yan dito, so may chance pa po tayo, no? Yun, may chance pa po tayo kahit na hindi ka gumamit ng mga gears. Pwede ka makipag-compete doon, basta pagandahin mo lang yung katawan mo, no? Yun. Pero yung level ng katawan na yun, yung level ng katawan mo, eh hindi mo maikukumpara sa level ng mga gumagamit ng enhancers, no? Ng gears at ng steroids. So, yun. Napakalaking agwat, no? Kahit na nakikipag-compete ka pa, naturally, no? Yun. So, yun nga mga guys, yun lang, advice ko lang at yung pagkakaalam ko lang at kung may mga comment man kayo, kung may gusto kayong sabihin, suggestions, yun, pwede po kayong mag-comment, no? Comment lang po kayo or message lang po kayo, pag-usapan natin yan, no? At pasabi naman po kung may kamalian ako sa mga nasabi ko, no? Ito lang po ay aking advice, no? Advice natin, no? And then, sana nagustuhan nyo mga idol, no? So, hanggang dito na lang mga ka-idol. Salamat sa pakikinig mo. Pakikinig nyo mga idol, no? At sana nag-enjoy din po kayo sa panunood. Yun. So, sana sa mga beginner dyan din, makinig kayo mabuti sa mga coach nyo, no? Kasi tama yung mga sinasabi ng coach nyo. Huwag nyo baliwalain yun, no? And then, kung wala ka mang coach, maghanap ka. Madami dyan. Online at sa mga gym. Yun. Magtanong-tanong ka. No, mga idol?
Yun lang mga idol. So, paano yan? Hanggang dito lang mga idol. Thank you po talaga. Thank you po. Salamat po. So, special shoutout nga pala sa friend ko na umalis na dito sa UAE kahapon. Nang bumalik na siya ng Pilipinas. No? Kay Mark. Yan. Kay Mark Coneta. Diyan sa ano ba yan? Pampanga. Yan. So, ingat dyan, Mark. Yun, ingat lagi dyan. Mamimiss ka namin dito. Ng pro. And then, shoutout pala sa lagi ko nakakasabay sa gym kay Sergio. No? At shoutout kay Rafael Concepcion, kay Jan, aka Jan, or aka Paeng. Shoutout sa'yo, brother. Kailan ka ba maglalaro sa iGym, no? Hinihintay kita palagi. So, sana makabisita ka ulit. Laro tayo dito. And then, kay shoutout kay Rico. Yan. Rico sa Dubai. Hindi ko alam yung surname niya. Pero kay Rico, tropa ni Jan. Shoutout sa'yo, pre. Kung may time ka, bisita ka sa iGym Ashman. And then, shoutout syempre sa family ko dyan sa Pangasinan, dyan sa Philippines. Ubuntu family, shoutout din sa Tolentino family, yun. And then, sa mga kaibigan natin dyan, na mga coach sa Pangasinan, yan. Dagupan, Mapandan, Mangaldan, San Pabian, yan, ganyan, Bunuan, yan, Gusit, yan. Diyan tayo, diyan. So, yun nga, shoutout sa inyo lahat diyan, no? Alam niyo na kung sino kayo, hindi ko na kayo isa-isahin. Sobrang dami. Yun. Siyempre, shoutout sa baby ko, kay Alexis Abando. Love you, anak. Thank you, mga idol. At next time, tingnan natin kung ano yung mga pwede pa natin pag-usapan dito, no? Yung magandang pag-usapan. So, suggest kayo kung ano yung magandang pag-usapan, no? Comment down below lang, mga idol, no? Love you guys, mga ka-idol. Sana nagustuhan nyo itong ating vlog. Love you. Adios. Please.